ka nalulungkot kong ipaalam sa inyo. Ngunit ang sugo ng karagayan na nais mong ipapatay ay nakatakas. Paano nangyari yun? May nagtakas sa kanya. Si Sontaya. Si Sontaya? Oo, mahal na Panginoon. Ihagis mo ako sa kanya, Isabel. Ano? Ihagis mo ako sa ibo na yan. Isabel! Suli mo ako! Okay ka lang, Miguel? Ayos na ayos. Hindi na tayo gagambalain ang ibon na yan. Luis, nag-aalala ako para kay Isabel. Anong dapat mong alalahanin? Kasi... Parang wala siya sa kanyang sarili. Parang hindi siya yung Isabel na nakilala ko eh. Nagagalak ako. Aking mahal. Mahal? Ngayon mo lang ako tinawag ng mahal. Bakit? Ayaw mo? Naninibago lang ako. Nasanay kasi ako na lagi mo akong tinatanggihan. Mahal kita, Miguel. Mahal na mahal din kita, Isabel. Ano? Hindi maaari. Hindi maaari ang sinasabi mo. Paano nangyaring kasama ni Miguel ang alay, gayong narito siya, kapiling ng ating Panginoon? Miguel? Hindi. Miguel? Akala ko hindi na tayo makikita muli, Miguel. Wala ka ng ligtas ngayon, sugo ng karagayan. Hindi ko alam kung bakit. Pero ngayon lang tumalab ang mahiwagang buhangin. Kaya ngayon lang ako lumaki. Ang importante, bumalik ka sa normal. Bakit? May dumarating. Pa rin magbabago ang iyong kapalaran. Namatay ka at muling nabuhay. Ang una at pangalawang pangitain, nagarap ka. Ngayon naman, ang ikatlo. Hindi totoo yan. Muli kang mamamatay sa kamay ng iyong mga kalaban. Hindi!
Isabel. Isabel? So, nagtagumpoy ka pala sa plano mong magpakasal kay Apo Abukay. Magaling ang plano mo. Very ingenious. Sino ba namang mag-aakala na kaya mo palang kopyahin ang mukha ni Isabel? Anong kailangan mo? Sad to say, hindi mo nakopya ang boses niya. Maghintay ka. Ngayon, mag-usap tayo. Perfect. Bumalik ka na pala sa dati mong anyo. At buhay ka na naman pala. Ang isang katulad ko na tapat na naglilingkod kay Apo Abukay ay walang kamatayan. Kaya hindi na kita pag-aaksayan ng panahon para patayin. Ano ngayon ang gagawin mo? Magaling ka pala mag-magic. May kapangyarihan ka pala. Pero hindi ako tulad ni Babaylan. Hindi sapat ang kaalaman ko. Mga kapangyarihan ko. Bumabalik ako sa dati kong anyo na hindi ko kontrolado. Kailangan kong balik-balikan at inumin ang mahiwagang likido na ginilikha ko. Pero sa nilikha mong yan, nakuha mo na yung matagal mo nang pinapangarap. Napamahal na sa'yo si Apo Abukay, naagaw mo na siya kay Isabel habang ako. Wala pa rin. May maitutulong ba ako sa'yo? Meron. Sabihin mo. Kilala ko si Amante. Sigurado akong susugod at susugod siya dito para mailigtas ka. Si Isabel pala. Anong gusto mong gawin ko? Gusto kong saktan mo siya. Pagdating niya dito, ipakita mo na si Apo Abukay na ang mahal mo. Na kinalimutan mo na siya. Bakit? Natutuwa lang ako at nakikigamit ka sa kapareng itim ko. Nasamantala nating gamitin ang pagiging Isabel ko. Hindi naman mahirap ang hinihiling ko sa'yo, hindi ba? Sige. Gagawin ko. Salamat, Sontaya. Pero magmula ngayon, mahal na rin na ang tawag mo sa'kin. Kailangan makalis na tayo dito. Hindi magtatagal pa ba ako yung mga yan? Saan tayo pupunta?
kahit saan. Bahala na. Hanapin natin sila, Father Francis. Hindi ako titigil at hindi ko nababawi si Isabel. Sontaya. Bakit ka nanggaling sa silid ni Sontaya? Anong ginawa mo doon? Hindi ako pinatatahimik ng aking pangitain. Dahil mahirap na makatakas sa nakatakda ng maganap, kabukay. Nahimik ka! Ito ang tandaan mo, Tanda. Hinding-hindi magaganap ang ikatlong pangitain. Dahil gagawin ko ang lahat, wag lamang itong matupad. At gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan. Wag lamang itong maganap. Anong pakialam mo kung saan ako nagpunta? Ako ang Reyna. Kaisa ng Panginoon na sinasamba mo. Higit pa nakakataas kesa sa'yo. Higit pa mas mahalaga sa'yo. Ngunit kung may masama kang binabalak, tungkulin ko pa rin na hadlangan ka. Kahit ikaw pa ang tinuturing na Reyna ng bibing ito. Nilalapastangan mo ba ako? Nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ako dahil hindi mo alam kung sinong nagmamatiyag sa'yo. Kaya halina sa trono ng hari. Hinihintay ka na, mahal naming Reyna. Ikaw kasi, hindi ka pa kumilos kaagad. Simulan mo ng hakbang para mapigilan mo ang maaring mangyari. Huwag mo akong pangunahan, Tanda. Tinatamasa ko pa ang kaligayahan sa piling ng aking mahal. Hahangal ka! Nagpapakalangong ka sa kasinungalingan. Nagpapakabulag ka sa kawalan. Anong pinagsasasabi mo, Oriang? Pinapatago na ako, aking mahal. Isabel. Tulungan mo ako, Rebecca. Ang kalakap. Kailangan mabawi ko ang kalakap. I hate you, Amante. Pero bakit ganun? Pagdating sa'yo, wala akong magawa. Mami!
Jane. Umiiyak ka ba, Mami? Hindi. Para sa'yo, Mami. Ikaw ba gumawa nito? Opo. Paano mo nagawa to? Gumawa po ako ng uling. At yun po ang ginamit ko pang drawing. Merry Christmas, Mami Ropeka. Merry Christmas, Dad. Walang pangahas ka. Pabayaan mo siya, babaylan. Isabel? Anong ginawa mo sa kanya? Ibalik mo sa akin si Isabel! Tama na, amante! Nakipag-isa na ako kay Apo Abukay. Hindi totoo ito. Binubulag ka lang na kapangyarihan niya po, Abukay. Hindi ako naniniwala papayag ka sa kagustuhan niya. Nagkakamali ka, amante. Gusto ko na rin ang lahat. Gusto ko rin ang lahat na nangyayari sa akin ngayon. Tama si Apo Abukay. Kamatayan lamang ang naghihintay sa akin sa piling ninyo. Samantalang kay Apo Abukay, walang hanggang pagkabuhay. Napag-isip-isip ko rin na yan lang pala ang gusto ko. Bakit ka sumuko, Isabel? Dahil pagod na ako sa kakaasa sa inyo. Kayo na wala namang magagawa. Kayo na, wala namang kalaban-laban kay Apo Abukay. Narinig mo, Sugo ng Karagayan? Wala ka na rin magagawa. Wala. Lilipas na naman ba ang gabi ito na naririto tayo? Nakakulong. Di bali sana, Lola, kung ordinaryong gabi lang ito eh. Pero Lola, binilang ko yung mga araw. Bispiras na ng Pasko. Ha? Ano po? Hindi ko naisip yun. Naintindihan ko po, Lola. Sayang. Ngayon pa naman sana ang kauna-unahang Pasko na magkakasama-sama tayo ng tunay mong kapatid. Pero nasaan siya? Lola, huwag na nating asamin na matanggap tayo ni Rebecca. Dahil hindi na magbabago yun. Lalo nga ata siyang sumama ngayon eh. Paano mo nagawa ito, Isabel? Higit na mas masakit to kaysa kamatayan, hindi ba? Babaylan, ikaw nang bahala sa kanya. Tayo na, aking mahal. Ipagpatuloy na natin ang paglikha ng panibagong lahi ng mga binhilan na iyong isisilang.
Isabel! Isabel! Narinig mo ang sinabi ng Panginoon. Ako na raw bahala sa'yo. Paano mo nagawang sumugod dito gayong wala ka namang sapat na kakayahan? Ngayon mo pagsisihan ang lahat ng kapanghasan mo. Hindi mo na ako matatakasan. Amante! Isa ka pang pangahas. Salamat at dumating ka, Rebecca. Hindi kita kaya't isin, Amante. Tayo na. Kamatayan. Kamatayan ang darating sa buhay mo. Bitiwan mo. Mama Rebecca! Jeng-jeng! Saan ka pupunta, Mami Rebecca? Basta kailangan natin umalis dito. Halika na. Tayo ng kaparusahan ng isang taksil na binhilan. Amante! Rebecca! Changer! Talaga, mahal. Ipagkakaloob mong lahat ng hihilingin ko. Kahit na ano? Kahit na ano. Basta at sabihin mo lamang. Kahit na ipapatay ko ang isa sa mga alagad mo. Bakit? Sino ang nais mo ipapatay sa kanila? Anak, ikaw ang itay ko? Ikaw si Rodolfo? Nagkita na tayo noon. Minsan mo na ako iniligtas. Ano na namang kaguluhan ito? Ang sugo ng karagayan ay muling nagbalik. Sino sugo? Ang may hawak ng sundang, si Miguel. Magsipaganda kayo. Bakit, Topel? Ano na naman ang nakita mo? Paparating na sila, Miguel. May isang nasugatan sa pakikipaglaban. Hindi kaya nakahalata ang babaylan? Makalataman siya. Pero puro sa pantaha lang meron siya. Mga sa pantaha na hindi naman pakikinggan ni Apo Abukay. Hindi papayag si Apo Abukay na basta lang may makaalam sa kanyang pinakiingatang lihim. Pero magtatagumpay si Miguel. Di ba, Father? Magtatagumpay sila at makakalaya tayo sa kadiliman. Alam ko na. Alam ko na kung nasaan ang tabletang bato na kung saan nakaupit ang kahinaan mo, Abukay. Saan, Agauriang? Saan? Believe.
isang yaman at nais nilang maangkin ka. Ang mga kilos mo't galaw, tinatanaw nila sa araw-araw.